Napailing na lang siya sa sinabi nito pero hindi siya nagsalita. Babae ba? Biro nitong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot pero napabuntong hininga naman siya. Langiya, babae nga? Parang nabigla pa ito na totoo ang hula nito kahit hindi pa niya kinukumpirma na totoo nga ang hula nito. Masyado siguro siyang halata. Langiya, dapat tawagan natin yung apat. OA, nareaksyon nito. Mabilis naman niyang inagaw ang cellphone nito nang akmang tatawagan ng apat panilang kaibigan. Stop that! He rebuked him. Look, I just want to relax, so I'm here. Wala akong problema. Sabi niya, don't deny it, bro. Alam kong babae ang problema mo. Giit naman ito sa kanya. Kailan pa naging problema ang mga babae sa atin? He asked sarcastically. We can get them with just the flick of our fingers, he said, but his voice was full of bitterness. Napatawa naman ito. Maybe we don't have a problem with them if we are not deeply involved with them. You know, no feelings attached. Tinamaan siya sa sinabi nito pero hindi siya nagpahalata. You're talking nonsense. Lalo naman itong natawa sa kanya. Naks, dalawa na kayo ni Utol na nababaliw sa babae niyan. Sino kayang susunod? Nakakaloko pa nitong tanong kaya napailing na lang siya. So where did you meet? Kulit nitong tanong sa kanya. Knowing Miko, the most annoying of their friends, at hindi siya titigilan nito hanggat hindi siya nagsasalita. He heaved a sigh. Okay, there's a woman I met when I went to Japan. Maiksi niyang sabi dito. And? Kunot noon naman itong tanong nang hindi niya dinugtungan pa ang sinabi. The end of story. Maikli niyang sagot, saka uminom ulit. Hey, hindi tubig yan ha? Pigil nito sa kanya na panay na ang tagay niya. Gusto na lang niyang malasing para tigilan na siya nito katatanong. Dahil habang nauungkat ang tungkol sa babae, ay mas lalo lang bumibigat ang kanyang dibdib at mas lalo lang siyang nakakaramdam ng galit dito. They were only a few days together. But he didn't know why he couldn't forget that woman. Because maybe he still hurts. Alam niya kung saan ito nakatira. Dahil inalam niya noon kung taga saan ito. If she's telling the truth and not just one of her lies. Madali lang naman sa kanyang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Pero what's the use if she is lying or not now? She fooled him already and he doesn't want to waste any more time for her. Tama na ang minsan siyang nagpaloko dito. Doom! Gulat siyang napamura ng malakas na tinabik ni Miko ang kanyang balikat. Miko, love, tinamaan ka na nga ng malalim, tol. Buska ni Miko sa kanya na nagpabalik sa kanyang isip. He pouted his lips a bit. So anong problema? Tanong ni Miko. She has someone else, he answered. Ay naku, I don't really understand people. Why they do things very complicated. If they can do it in a simple way. Naiiling na sabi ni Miko. If you're really interested to that girl, then go for her. Get her. Parang andali lang dito. It wasn't that simple. Giit naman niya. Is she married? Kunot noong tanong nito. No. Napangisi naman ito. Tol, asawa nga na aagaw? Naiinis naman siyang napabaling ng tingin dito. She cheated me, for God's sake! Galit niyang sabi dito. Now tell me, isn't it stupid for me to continue chasing her? Ngayon pa nga lang hindi na siya makontento sa isa. Sabi mo nga, asawa nga naaagaw. E paano kung hindi naman ako ang mga agaw? Ako ang aagawan. Dahil ngayong hindi pa nga kami kasal eh, nagpaagaw na siya. Hindi niya maitago ang galit sa boses. Then, let her go and move on. She's not worth for your love. Malumanay na sabi ni Miko. Langiya, ang sakit lang. You know what hurt me most? I even planned my future with her because I thought she's the one for me. But I'm wrong. Hindi niya namalayang naglalabas na pala siya ng sama ng loob. Dahil siguro sa lasing na din siya. Lang yung babae yun. I got crazy over her in just 5 days being with her. Am I that pathetic, huh?
Tanong niya sa kaibigan. I'm not a child nor a teenager anymore. I'm a grown-ups man now. A man who had almost everything that women dream of. But look at me. Day ko pang isang batang inagawa ng lollipop. Ano yun? First time pa lang na in love? First time pa lang maka-virgin? Mapait niyang sabi sa kaibigan. Napabuntong hininga naman si Miko. Those are the things we have to go through when we fall in love. Hindi naman pwedeng puro na lang saya. It makes us stronger anyway. Sabi ni Miko. So chill out. Marami pang isda sa dagat. Pagpapagaan niya sa loob ng kaibigan. Hindi ko siya magpapatawad. Sambit nito bago bumagsak ang ulo. Naiiling na lang si Miko habang nakatingin sa kaibigan. Napansin nga niyang palaging tahimik ito mula noong galing ito sa Japan. Ay naku, mag-uwi na naman ako ng lasing. The last time na naglasing ka, ako ang nag-uwi sa'yo. Reklamo niya sa kaibigang nakadukduk na ang ulo at mukhang tulog na. Gawin ba naman kasing tubig ang alak? Let's go, iahatid na kita. Sabi niya sa kaibigan. Nagpatulong siya sa isa sa mga tauhan niya. Oh, Maui, I really miss you, honey. What should I do? Malungkot na bulong nito habang ang mga mata nito ay nakapikit na. Nakasakay na sila sa kotse nito. As usual, siya ang nag-drive. Buti pang kanta ni Imelda Papin. Umabot ng isang linggo bago siya iniwan. Samantalang ako. Ay, how pathetic. Kala ko siya. Siya ang mababaliw sa akin. Himutok nito. Gustong matawa ni Miko sa itsura nito. Sa mga pinagsasabi nito. Hindi siya makapaniwala na maapektuhan ito ng ganoon sa isang short time affair lang. Samantalang yung mga iba na umaabot ng taon. Pero pag naghiwalay, parang wala lang. I miss you, honey. Mahinang bulong pa nito bago tuluyang makatulog. Masama ang pakiramdam ni Maureen nang gumising siya sa umaga. Pero pinilit pa rin niyang bumangon dahil kailangan niya ipaghanda ang mga kapatid ng agahan dahil papasok ang mga ito sa school. Sabay-sabay na papasok ang mga ito. Bali, idadaan na lang ni Carlo ang bunso nila sa daycare center dahil madadaanan din naman ang mga ito ang daycare center. Si Carlo ay 10 taon na at kasalukuyang nasa grade 5. Si Danny naman ay 8 taon at nasa grade 3. Si Carla ay nasa grade 1. Magpipitong taon na din. At ang bunso ay 4 na taon. Hindi naman siya masyadong mahihirapan sa mga ito dahil kasama niya si Carlo. Masasabi niyang matured nang mag-isip ito sa murang gulang pa lang. Dahil siguro sa paraan ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang. Nakakalungkot nga lang dahil parang naranasan din ito ang hirap niya noong bata pa siya. Kaya ngayon, siya na nag-aalaga sa mga ito at sinisiguro niyang itataguyod niya ang mga ito kahit na anong mangyari. Hindi niya ipararanas sa mga ito ang hirap niya noong bata pa siya. Hindi naman masama na mamulat ka sa hirap sa murang edad. Pero yung maghanap buhay ka para may maipakain ka sa mga magulang na wala namang ginawa para magbisyo ay hindi naman na siguro iyon tama. Ang bata ay kailangan ng pagkalinga at paggabay mula sa magulang. May enjoy niya ang pagkabata. Dahil siya, hindi niya naranasan ang mga iyon. Nagsasalang na siya ng bigas sa rice cooker nang magsalita si Carlo na halatang kababangon pa lang. Good morning, ate. Bati nito sa kanya. Morning. Maiksi naman niyang bati. Yun ang una niyang itinuro sa mga ito. Ang bumati pagising sa umaga at bago matulog. Dahil na rin siguro nasanay na siya sa Japan. Isa kasi sa kaugalian ng mga Japanese ang pagbati. Good practice na din sa mga bata. Gaya ng pagsisinop ng mga tsinelas ng mga ito pag iiwan sa may pintuan. Mga simpleng bagay na nasusunod naman ng mga ito. Ate, may kape ka na? Tanong nito na parang magtitimpla ng kape. Wala pa. Sagot naman niya. Ipagtitimpla na kita. Sabi naman nito at kumuha pa ng isang mug. Anong gusto niyong ulam? Tanong niya nang buksan niya ang ref. Kahit ano na lang ate. Sagot naman ito. Hindi marunong magreklamo ang mga ito sa pagkain. Kung ano ang ihahain mo, ayun ang kakainin ng mga ito nang walang reklamo.
Ganun din naman siya pinalaki. Dahil pag nagreklamo ka, hindi ka nila pakakainin. Buti sa kanya noon ay sa karinderya siya kumakain. Kasalukuyan siya naghahalungkat sa rep nang biglang umikot ang kanyang paningin kaya munti ka na siyang matumba. Ate! Napasigaw si Carlo at mabilis na lumapit sa kanya at inalalayan siya agad na makaupo. Ayos ka lang ate? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Itinaas naman niya ang kamay. Ayos lang? Mahina niyang sambit pero nakayuko pa rin ang ulo at nakapikit ang mga mata. Naramdaman niyang umalis ito sa tabi niya pero bumalik din agad. Inumin mo na itong kape mo ate, baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Nilapag nito sa harap niya ang kape na tinimpla nito para sa kanya. Salamat, sabi naman niya. Balik ka kaya muna sa kwarto mo ate para makatulog ka ulit. Ako na lang magluluto, tutal kaya ko naman na. Sabi pa nito sa kanya. Magpiprito na lang ako ng itlog. Dagdag pa nito. O sige, pero dito lang ako para mabantayan kita. Sabi naman niya. Maglabas ka pa ng hotdog para may dagdag yung ulam natin. Pagmamando niya dito, mabilis naman itong kumilos. Naglabas ito ng bawang at sibuyas para sa itlog. Samantalang siya naman ay sinimula ng higupin ng kanyang kape habang pinapanood niya ito. Mukha namang alam na nito ang ginagawa. Halos bumaliktad ang sikmura niya nang magsimula na itong mag-isa ng bawang kaya dali-dali siyang pumunta ng banyo at doon siya sumuka ng sumuka. Nakasalampak na siya sa sahig nang pumasok doon si Carlo. Ate, ayos ka lang ba talaga? Mangiyak-ngiyak na nitong tanong sa kanya habang hinahaplos nito ang likod niya. Ayos lang ako. Sagot ulit niya habang pinupunasan ang mga matang naluluha dahil sa pagsuka niya. May masakit ba sa'yo ate? Ikukuha kita na gamot. Di ba? Marami tayong binili noon. Sabi nito na parang naiiyak na ang boses. Ano ka ba? Ayos lang ako. May nakain lang siguro ako kagabi na hindi kinaya ng tiyan ko. Pagpapakalman niya dito. Sige, tayo ka na dyan. Ihatid na kita sa kwarto mo. Sabi nito kaya dahan-dahan naman siyang tumayo pero naghilamos muna siya bago sila lumabas sa banyo. Nakaalalay pa rin ito sa kanya. Carlo, itapon mo na yung bawang at sibuyas na ilalagay mo sa itlog. Parang hindi kaya ng sikmura kong maamoy eh. Sabi niya nang nakapasok na sila sa kwarto. At saka, huwag masyadong malakas ang apoy ha. Patayin mo ang kalan pag natapos ka. Babangon din ako mamaya pag natanggal na ang hilo ko. Bilin niya sa kapatid. Sige ate, akong bahala. Sabi nito bago siya iniwan. Tunog ng TV ang gumising kay Maureen. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Alas 9 na pala? Sabi niya sa sarili. Pero agad na napakunot ang noon niya dahil nakabukas ang TV kaya lumabas siya. Hindi ka pumasok? Tanong niya kay Carlo nang mabungarin niya ito sa salas na nanonood. Hindi na ate, wala ka kasing kasama. Hinatid ko na lang si Carla sa eskwelahan niya. Paliwanag naman ito. Sana pumasok ka, okay lang naman ako. Sermon niya sa kapatid. Okay lang ate, nagpaalam naman ako kay madam. Nakasabay kasi namin siya kanina. Sabi ko may sakit ka at wala kang kasama. Paliwanag ulit nito. O sige, salamat. Pero mamayang hapon ay pumasok ka ha. Sabi niya saka siya nagtungo sa kusina para tingnan kung anong pwede niyang makain. Kakain ka na ate. Gusto mo painit ko iyan? Turo nito sa tinira nilang pagkain para sa kanya. Hindi na, pakitimplahan mo na lang ako ng kape. Sabi niya at saka humila na ng upuan. Ano yan? Tanong niya sa plangganang may nakababad. Tumingin naman ito sa itinuro niya. Ayan ba? Yung pata po ng baboy, ibinabad ko po sa tubig. Isisigang ko po sana mamaya. Sabi naman ito saka ibinigay sa kanya yung kape niya. Kumunot ang kanyang noo. Marunong ka magluto ng sinigang? Tanong niya dito. Napakamot naman ito sa ulo. Tinuruan po ako ni nanay. Yun po kasi ang gustong gusto ni nanay noong naglilihi siya. Sabi nito pero parang humina ang boses nito. Sa huli, kaya nabitin ang paghigop niya ng kape at napatingin siya dito. Parang lumikot naman ang mga mata nito at parang hindi mapakali sa pwesto nito.
Parang may gustong pumasok sa isip niya sa mga sinabi nito pero parang ayaw nito iyong tanggapin. Napatulala siya. Parang kinabahan naman si Carlo sa reaksyon niya. Ate, sambit nito. Parang may gusto itong tanungin pero nag-aalangan. Ate, alam mo, nung nagbuntis si nanay kay Carla at doon sa baby niyang namatay, nagsusuka din siya at nahihilo din. Hindi nga siya nagtatrabaho noon, kaya natuto akong magluto. Alanganin nitong kwento. Tulalang napatitig naman siya dito pero parang tumatagos ang tingin niya at parang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kailan nga ba ako huling dinatnan? Tanong niya sa isip. Magdadalawang buwan na din mula noong may mangyari sa kanila ni Elton. Hindi kaya... Napatakip siya sa kanyang bibig at nagunahang umagos ang kanyang mga luha. Buntis ako? Pipinyang tanong at ang isang kamay niya ay parang may sariling isip na pumatong sa pipis niyang tiyan at napahaplos doon. Hindi naman sa ayaw niya ang mabuntis. Nabigla lang siya at saka hindi niya alam ang gagawin dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkikita ulit ni Elton. Ate, okay ka lang? Tanong ni Carlo ulit sa kanya na parabang natatakot at kinakabahan. Parang wala sa sariling tumangulang siya. Nung gagawin niya kung talagang buntis siya? Yun din ang araw na iyon ay nagtungo siya sa center para magpa-check up at para malaman na din kung buntis nga siya. May record na po ba kayo dito, ma'am? Tanong ng midwife na naka-assign doon. First time ko ho. Nahihiya naman niyang sagot dito. Ah, first time mami ba? Tanong nito na parang nabasa nito ang kilos niya kaya napatango siya. Binigyan siya ng pregnancy test kit at saka siya nito itinuro sa CR. Abot-abot ang kaba niya habang hinintay kung ilang guhit ang lalabas doon. Nakapikit pa ang kanyang isang mata habang nakatingin doon at parang lalo siyang nanghina nang lumabas ang dalawang guhit doon. Positive, buntis nga siya. Madaming tinanong ang midwife sa kanya. Basic information about sa kanya, sa ama ng bata. Sinabi niya ang pangalan ni Elton. Hindi naman siguro masama kung ito ang ipalista niya doon. Total, ito naman talaga ang ama. Ayon dito ay magdadalawang buwan na ang tiyan niya. Narasitahan siya ng mga vitamins. Parang wala sa sarili siyang lumabas sa clinic. Iniisip niya ang kalagayan at kung paano niya sasabihin iyon kay Elton. Kaya nagdesisyon siyang pupuntahan niya ito bukas. Bahala na, sabi niya sa isip. Hindi na niya kakayaning mag-isa lang kung magdadagdagan pa ang bata na aalagaan niya. Kailangan niya na ng katuwang. Hindi naman niya iaasa dito ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Gagawa siya ng paraan para hindi ito sumalo sa responsibilidad niya. Kahit ang anak lang nito ang tustusan nito, ay okay na sa kanya. Elton just found out himself, holding a paintbrush and starting to paint. Nakaharap siya sa isang malaking canvas at mayroon na ding mga nakahalong oil paint doon. Iba't iba ang kulay ng mga iyon. Actually, this is the first time he'll do portrait. He just want to divert his attention to other things pero parang nagkakamali siya dahil mukha nito ang kanyang naiisip. It's already 12 midnight pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Like his previous nights, he couldn't have a good sleep again. It's more than a month since then but until now, her memories keep haunting him. Meron kahit na maaga siyang nakakatulog sa gabi, pero magigising naman siya sa kalagitnaan ng gabi. He couldn't help but think why others could make it simple and easy to move on from their past relationship, even if it takes a long time. Is it true they love or are they just fooling themselves all along? Hindi naman siya magpapakaanghel. Marami nang dumaan na babae sa buhay niya at hindi lang naman ito ang naging girlfriend niya. Umabot pa nga ng taon yung iba pero hindi siya naapektuhan ng ganoon. Dahil siguro bata pa siya noon at hindi pa talaga siya seryoso. Tanggap na din niya na hindi nga siguro sila para sa isa't isa. He just waiting for the right time na maghilom ang puso niya. Kahit naman nagalit siya dito ay nagpapasalamat pa rin siya dahil nakilala niya ito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang pagsisihan na nagkakilala sila. Ayaw niyang sabihin na sana hindi na lang kita nakilala. His attention captured by the sound of his cell phone. It's already 6 in the morning. He murmured.
He is very focused on what he is doing and not aware of the time that has passed. Uminat siya para matanggal ang pananakit ng kanyang balikat. Punong-puno na ng pintura ang kanyang puting damit. Napatitig siya sa kanyang gawa. He smiled sadly when he saw the outcome of his work. Kuya, sige na po. Papasukin niyo na po ako. Kailangan ko lang po talagang makausap si Elton. Pakiusap ni Maureen sa guard ng company nila Elton. Nalula pa nga siya kanina nang ibinaba siya ng taxi sa harap ng napakataas na building. Sabi kasi niya, ibaba siya sa AGC building. Yun kasi ang sabi ni Elton sa kanya. Sumakay lang siya ng taxi at sabihin niya sa AGC siya ibaba. Manong, baka nagkamali lang kayo. Tanong niya sa driver. Hindi po ma'am, ito po talaga ang building ng AGC. Giit naman ito, kaya wala siyang magawa kundi bumaba na lang. Sa harap pa lang ng building ay nagsusumigaw na ang karamihan. Halatang hindi basta-basta na kumpanya. Arevalo Group of Company. Mahina niyang basa sa nakasulat doon. Arevalo? Kunot noon niyang sambit. Kamag-anak kaya ni Elton ang may-ari ng kumpanya? Tanong ulit niya sa sarili. Anong kailangan nila? Tanong ng guard nang makalapit siya dito. Good morning kuya. Pwede ko bang malaman kung nandyan na si Elton Arevalo? Tanong niya. Napakunot no ito sa kanya. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong naman ito. Gusto ko lang po sana siyang makausap. Nakangiti naman niyang sagot pero kinakabahan siya. Hindi po kayo pwedeng pumasok ma'am. May dress code po sa loob. Sabi naman ito saka siya pinasadahan ng tingin. Naka-jeans lang kasi siya at nakahanging silk, v-neck na damit at saka naka-white shoes. At mayroong nakasukbit sa balikat na sling bag. Pero sabi niya puntahan ko lang siya dito tapos sabihin ko lang ang pangalan niya. Giit naman niya. Miss, marami na din gumamit ng ganyang tactics. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dahil hindi ka din makakapasok. Sabi ng guard. Napanguso siya. Kuya, pwedeng tawagan mo na lang siya tapos sabihin mo ang pangalan ko. Please kuya, kailangan ko lang talaga siyang makausap. Pakiusap niya ulit. Hindi talaga pwede, miss. Sabi nito. Laglag ang balikat na tumalikod siya. May natanaw siyang bench sa ilalim ng puno kaya nagtungo muna siya doon at doon ay umupo muna. Ilang minuto din ang tinagal niya doon. Nang akma na siyang aalis ay nakita niya ang pagdating ng isang magarang sasakyan at nangingintab. Yun bang parang mahihiya ang alikabok na dumapo doon? Kahit naman wala siyang alam sa mga ganoon ay alam niyang mamahalin iyon. Agad na sumalubong ang guard at pinagbuksan ang laman noon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Elton iyon. Kaya nagmamadali siyang lumapit doon. Halos magkanda-dapa-dapa na siya kamamadali. Elton! Malakas niyang tawag dito na akma na itong lalayo sa sasakyan. Napansin niyang parang nagulat ito saglit pero agad din na lumakad at parang walang narinig. Elton! Tawag niya ulit. Baka kasi hindi lang siya narinig. Pero imposibleng hindi siya narinig nito sa pangalawang pagtawag niya. Pero diretso lang itong pumasok na parang walang narinig. Miss, hindi ka pwedeng lumapit o makapag-usap sa kanya kung wala kang appointment. Pigil ulit nung guard sa kanya. Hindi na ito nag-iisa ngayon. Meron ng kasama na nakaharang sa kanya na para bang may balak siyang sakta ng amo ng mga ito. Elton, kausapin mo naman ako. Sigaw na niya dahil malapit na itong makapasok sa loob pero tuloy-tuloy pa rin ito. Bobo na lang siya kung hindi pa rin niya magets na ayaw siya nitong makita. Pero hindi siya susuko. Kailangan niya itong makausap kahit na anong mangyari. Elton! Mabilisan na niyang hahabulin ito pero hinawakan na siya sa magkabilang braso. Ang tigas naman ng ulo mo, ma'am. Mapapahamak pa kami sa ginagawa mo eh. Inis na sabi ng guard. Manong, kailangan ko lang po talaga siyang makausap. Pakiusap naman oh. Nagsisimula ng gumaralgal ang kanyang boses. Hindi nga pwede. Kung gusto kanyang kausapin, di sana tumigil siya. Inis na sabi ng guard. Elton. Naibulong na lang niya kasabay ng paglaglag ng kanyang mga luha. Nangihina siyang napaupo. Gusto lang naman kitang makausap kahit saglit lang. Pakinggan mo naman ako. Sambit niya na parabang nasa harapan lang niya ang binata. Mas mabuti pang umalis ka na lang ma'am. Hindi ka basta-basta makaharap ni sir kung wala kang appointment sa kanya.
Mahalaga ang bawat minuto niya. Sabi ng isang guard na nakabantay sa kanya, tahimik siyang tumayo at nakayuko ang ulong umalis. Habang ang mga luha ay patuloy pa rin umaagos, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nito pinansin, kung pinagtataguan siya nito. Hindi na sana nito ibinigay ang address nito kung saan nito nagtatrabaho. Leave! Seryosong utos ni James sa mga security officers na nagbabantay sa mga CCTV monitor nila. Pagpasok niya ay doon na siya dumiretso para makita niya ang nangyayari sa labas. At kitang-kita niya kung paanong umiyak si Maureen at makiusap ito sa mga guard nila. Damn it! Damn it! He cursed, almost shouting and gripped his hair. His chest was panting by so much anger, but at the same time, he wanted running back to her and hug her tightly. It shouldn't be like this, he frustratedly murmured. Seeing Maui cried so hard and leaving the area so lifeless, it was as if his heart was being squeezed. Gusto niya itong habulin pero pinipigil niya ang sarili. Mas mahirapan siya kung pababayaan niya ang sariling mapalapit dito. Hindi nga niya maintindihan kung bakit pa ito nagtungo doon kung mayroon na nga itong iba. Parang gusto pa yata nitong pagsabayin sila ng lalaki nito. Gusto niyang maglaro ng apoy. Kung iba lang siguro, papatulan siya. Sa ganda nito, ang sexy pa, ang kinis ng malusutla nitong kutis, mabango, malambing. Mura niya sa mga naiisip niya. Aminin man niya o hindi ay namimiss na niya ito. Namiss niya mga may init nilang sandali na parabang kaya na niyang kalimutan ang ginawa nito para makasama niya lang ulit ito. Pero kaya ba niyang magpakatangat umaktong parang wala lang nangyari? Natagpuan na naman niya ang sariling nagpapakalunod ng alak sa bar ni Miko na panay ang sermon sa kanya. Hindi ka ba pwedeng tumahimik man lang kahit konti lang para naman may masimasan ng tenga ko? Reklamo niya sa kaibigan. Inis naman itong napabuntong hininga. Bakit kasi tinataon mo na wala palaging apat pag nagpapakalunod ka sa alak? Ang hirap mo pa namang iuwi pag lasing ka. Inis na sabi nito. Sarkastikong napangisi siya dito. Di lumabas lahat ng tuloli ko sa tenga pag nakumpleto tayo. Seryoso bro, palagi ka nalang nagiinom. Hindi ka naman dating ganyan. Siya pa rin ba? Seryoso nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Gusto ko lang libangin ang isip ko. You know, I'm at the process of moving on, so let me act that way. Oo, nandoon na ako, pero hinay-hinay din. Anyway, bakit hindi ka nalang makipag-date ulit? At least, madadivert ang attention mo. Suggestion nito. Mapait siyang napangiti dito. Sa negosyo ko nalang itutuon ang attention ko. At saka dahil na nga sa babae kaya ako nagkakaganito. No need. Ikaw na lang ang makipag-date. Tanggi niya sa kaibigan. You know, I don't date. Ngising sagot naman niya kaya napailing na lang siya. Kung pwede nga lang, sanang hilingin sa Diyos na sana'y maranasan din ito ma-inlove at mabigo para naman maintindihan siya nito ay ginawa na niya. Pero syempre, kaibigan niya ito. Gusto niya pa rin namang pag umibig na talaga ito ay doon na sa karapat dapat. Dito, para worth it naman. He heaved a deep sigh. He cleared his throat. You know what, bro? Even if she cheated me, or we are not meant to be, I didn't find any regret in my heart that I fell in love with her. Oo, galit ako sa kanya. Pero siguro, kung hindi ko siya nakilala, ay hindi ko malalaman na kaya ko palang magmahal ng ganoong kalalim sa loob ng maiksing panahon na nakasama ko siya. Napailing na lang si Miko sa sinabi niya. Ilang oras nang gising si Maureen pero hindi pa rin siya bumabangon. Hindi dahil sa tinatamad siya kundi dahil nag-iisip siya kung ano ang gagawin niya para pakiharapan siya ni Elton. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng galit dito dahil ilang araw na siyang pabalik-balik doon sa kumpanya ng mga ito pero hindi pa rin siya pinapakiharapan. Palagi na lang siyang pinagtatabuyan ng guard kaya hindi niya maiwasang maawa sa sarili. Tatanggapin naman niya kung sasabihin na nitong ayaw na nito sa kanya. Hindi iyong para siyang hahabol-habol dito. Pag hindi mo pa ako pinakiharapan ngayon, oras na siguro para tigilan ko na ang paghahabol sa'yo. Malungkot siyang bumangon at nagtungo sa CR. Nakita niya ang sarili sa salamin. Ang laki ng pinayat niya mula nang naglilihi siya.
Bukod kasi sa mapili siya sa pagkain, ay madalas pang wala siyang ganang kumain. Nangangalumata siya dahil hindi niya maiwasang umiyak pag naiisip niya kung paano siya pagtabuyan pag pumupunta siya doon. Nakakababa sa sarili. Pero para sa anak niya ay nagtitiis siya.